Hello, kumusta po kayo dyan? This is Kuya Frank at nandito tayo ngayon sa Bago Bantay, Quezon City. Dito po sa Bukidnon Street. So nandito tayo ngayon para kumain lang o tikman yung tinatawag nilang budbud. Medyo kakaiba to eh. So medyo trending na to. Papakita natin or share ko sa inyo kung ano ba yung tsura nitong budbud and kung ano yung mga detalye na meron dito. Huwag natin patagalin to. Tingnan natin, tikman natin. Let's go! Ang alas sa budbud ay isang typical na karinderya na nagsiserve ng iba't ibang rice toppings na Pinoy style na talagang patok sa masa. Ito'y pag-aari ng komedyanteng si Mosang at katas ng isang commercial na itinaguyod niya 13 years ago na. Kaya kung di mo kilala ang produkto nila, eh masasabi mo talagang si Luke Mills ang tinitinda nila dahil halos pareho lang din naman. Dahil nga may sinangag, itlog, hotdog, tosino, longganisa at kung ano-ano pa. Lahat yan ay pwede mong ibudbud sa ibabaw ng rice toppings nila. Kaya very interesting talaga. Pero bakit nga ba tinawag na budbud ang produkto nila? Kaya pala tinawag na budbud kasi nga sa salitang English ay rice toppings na nilalagyan daw ng iba't ibang fried na ulam. O, gets nyo na. Ang regular na servings ng budbud nila ay may sinangag, scrambled egg, crispy fried bisngi or batok ng baboy na nakachop na ng maliliit. Siniserve ito depende sa sizes. May small, medium, large at nakabowl kapag magda-dine-in ka at styro naman kapag magti-takeout ka. Di mo na kailangan magantay pa ng matagal dahil halos 5 minuto ay tapos na ang order mo. Mainit at laging bagong luto. Kaya naman walang tigil ang dagsaan ng kanilang mga parokyano. At kung bitin ka pa sa regular order, pwede mo namang i-overload yan dahil umorder ka lang ng sandi makmak na toppings at budbura na. At para sa mga kapatid natin dyan na gustong matikman ang bugbog este budbud ni Mosang, bukas nga pala sila from Monday to Sunday simula 11 a.m. hanggang 2 a.m. para sa dine-in and take-out only. O, dito po tayo ngayon sa loob ng kitchen ng LSM Budbud. So, titingnan lang po natin yung prosedyo ng paggawa nila ng mga pagkain dito. So ito na nga guys, no? So umorder tayo ngayon dito sa LSEP's Budbud. So yung in-order natin is medium lang naman. Tapos may mga kasama na siyang topping. Nag-add tayo ng lumpiang Shanghai. Pagkakalam ko 50 pesos yung ganito.
Tapos longganisa. Hotdog. Tapos additional itlog. Nasa ilalim, hindi ko nahalong kayo dahil nasa bandang ilalim. Kasi ito yung budbud ha. Kung mapapansin ninyo, nasa parting labas tayo is kasi punong-puno na doon sa area nila. Kasi yung ano nila, yung dining area nila, maliit lang po and hindi talaga kasya sa napakaraming tao. So kapag ganitong oras, talagang napupuno na sila. Wala ka na mauupuan. So buti na lang, padala tayong motor. So dito na ako sa motor kumain. So at least para nang sa ganun, may pakita ako lang sa inyo kung ano tong ano, kung ano itsura nitong product nila sa LCEP's Budbud. Parang ordinaryong rice toppings lang naman to na nabibili ninyo sa mga ano, sa mga mall, sa mga anto, kasi may Shanghai nga siya, merong hotdog. Yung regular na order nila yung walang toppings, kasama po nun crispy fried na batok ng baboy, tapos may scrambled egg. Yan yung sinangag po nila. Kung nasa inyo po yan, kung gusto nyo pong mag-toppings, pwede naman kayo magdagdag. Pwede yan yung palagyan nitong hotdog Shanghai, tapos kung ano-ano pa, tusino, tapa, basta nasa menu lang po nila. At para mas maging komportable ang pagre-review natin itong budbud toppings, minabuti na lang po ng inyong Kuya Frank na i-take out na lang at sa bahay na lang kainin. Bali, ang in-order po natin ay medium size lang po na nagkakalaga lang ng 100 pesos at medyo mukhang madami. Kaya tinry ko pong i-share at i-portion as good for two kung po pwede. So tingnan po natin. Kain na na! Yung fried rice nila, ano? Lasa. Parang may something silang nilagay na ano yun, na pampalasa na naging kakaiba. Yung sa... Skinless. Kasi ito yung ano, daw. Agonisa. Sarap. Anong sabi mo? Okay ba? Mm-mm. Ang lasa ng gunisa? Parang garlic yung flavor. Garlic lang gunisa. Uy! Lasa yung gunisa, no? Hindi siya maharina. Yung ibang lang gunisa kasi pag kinain mo, ano siya eh, malalasa mo talaga yung harina, hindi siya purong karne. Ito, purong karne po talaga. Itong budbud na to, ito eh, pasok to sa pagkain na ano eh, altanghap, alam niyo, altanghap, almusal, tanghalian, hapunan na. Kasi nga ano eh, pwede siya sa agahan, pwede siya sa ano, tanghalian, pwede rin siya sa hapunan. Kaya altanghap. Malasa yung Shanghai nila, guys. Manamis-namis. Sakto yung kalat. Ang lasa? Sarap. Pag 5-star hotel ba yung lasa? Pwede naman. Itong lumpiang Shanghai nila, guys, is ano to, homemade na rin to, tingin ko eh. Sila mismo gumagawa nito kasi kung titingnan mo, purong giniling talaga yung laman nito. Hindi rin to yung ordinaryong lumpia na nabibili mo sa mga fast food, yung ready to eat na. Hindi. So, ito, sa itsura pa lang eh, mararecognize mo kagad na sila yung gumagawa. Okay. Tingnan natin ito. Wow. Bagay dun sa lumpiang Shanghai. Maraming salamat po guys sa panonood. Hanggang sa muli, ito nga pala si Kuya Frank ang lagi nagpapaalala sa inyo. Chill lang kayo and good vibes. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po yan at i-click nyo yung notification bell para lagi nyo updated sa mga bagong vlogs na i-release ko. So, hanggang sa muli, bye-bye!